Hi guys! What's up? Today's video, papakita ko sa inyo kung paano mag-sign in or gumawa ng account gamit ang inyong cellphone sa LTMS Portal o LTO na magagamit ninyo para sa mga transaction nyo sa LTO or pag-renew ng inyong mga lisensya. So, umpisa na natin guys! Siyempre, unang-una, search natin yung LTO Portal. So, after that, lalabas na ito. Click lang natin yung portal.lto.gov.ph. So, yan na po guys. Yan yung lalabas. Then, after nyan, click lang natin yung register now. Pag na-click na natin yung register now, lalabas na yung mga terms and agreement. Basahin lang po natin lahat yan ng maigi para maintindihan po natin kung ano talaga ang gamit nitong portal na ito. So, after nyan, click lang po natin yung yes and I accept. Tapos, i-enter lang natin yung correct security code. Tapos, click lang din natin yung next. So, ang susunod dyan, click na natin yung enroll as an individual. Tapos, lalabas na dyan yung do you have a Philippine driver's or conductor's license? Click lang natin yung yes. Tapos yan, pilapan lang natin lahat ng hinihinging mga requirements dyan. Siyempre, pati yung mother's maiden name, ipipilap po natin yan. Tapos yung ating email address, kailangan po active kasi dyan po sila magsisend ng mga validation ng ating portal. So, yun na. Successful na tayo. Nakaregister na tayo. Aantayin na lang natin na mag-email for validation. So, nung nag-validate na siya, open lang natin sa ating email. Gagawa tayo ng password natin. Tapos, masiset na natin yan and then ma-open na natin yung ating LTMS portal. So, magagamit na natin to para sa mga transaction natin sa LTO. Especially, yung mga nagre-renew. Macha-check natin yung mga violation. Yan. Dito rin tayo mag-exam. Just click lang natin yun, yung parang toga dun sa taas. Yung CDE, online validation exam. Yan, number one requirements yan pag magre-renew tayo ng ating lisensya. So, yun. Click lang din natin start para makapagsimula tayo mag-exam. So, Tagalog or English, yan, mag-exam ka na, wala pong time limit to. Maka 50% pataas po tayo nito, pasado na. So, after mong magsagot sa exam, ikiklik lang naman natin dyan yung finish na, tapos done na siya. Lalabas na siya kung pasado ka o hindi. Ganun po kabilis. Tapos, ipiprint po natin yung resulta ng ating exam. Punta tayo sa mga computer shop, paprint po natin. Kasi dadali natin yan pag nag-renew tayo. So, ito yung example pag na-print mo na siya. Or ito yung ipapaprint mo para magamit mo pag mag-renew ka ng iyong driver's license. So, there you have it guys. Sana nakatulong ng malaki sa inyo itong video na to. Maraming salamat sa panonood. Bye!